Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid, mga kaigso. Happy 500 years of being Catholic of the Philippines. 500 years na po tayo bilang mga Katoliko rito lang po sa Pilipinas, ha? Kasi kung susumatutan natin sa buong mundo, almost 2,000 years na tayong naglilingkod sa Panginoon bilang isang tunay na simbahan. Kaya binabati ko po lahat ng mga Pilipino ng maligayang ikalimanggaang taon ng pagiging Kristiyano ng Pilipinas, nating mga Pilipino, sa pamamagitan kay Kristo. Ayun po, meron po akong gusto sabihin sa inyo. Kailanman po, huwag nating pilitin ang ating sarili na paniwalaan tayo ng mga tao na sa paligid natin. Huwag nating pagsikapan na sila ay maniwala sa atin kung ayaw nilang maniwala kahit na ginagawa natin yung tama na alam natin. Huwag natin silang pilitin na tayo ang paniwalaan. Di natin kailangang mamilit. Basta alam mo lang yung totoo, dahil ang totoo ay mananatiling totoo kahit na anong mangyari. Kasi nga, kapag hindi totoo ang iyong sinasabi, hindi totoo ang ipinangangaral ng isang relihiyon, ay hindi siya magtatagal sa mundo. O di kaya, hindi totoo ang pag-ibig na nilalahad mo sa isang tao, kailanman, hindi yan magtatagal at magkakaroon niya ng wakas. Sapagkat, ang dalisay na aral at ang totoong pag-ibig na inaalay mo, kahit na ayaw nilang tanggapin, kahit na ayaw nang pansinin, kahit na saktan ka pa nila, ang tunay ay mananatiling tunay kailanman. Sabi nga, ika nga sa mga Kabisayaan, ang kamatuuran magpabiling kamatuuran. At yun yung totoo. Dahil ang tunay ay mananatiling tunay kahit na lumipas ang ilang libong taon. Katulad ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Hindi kailangan na magpapatotoo pa tayo sa ating sarili na tayo iniibig ng Diyos. Hindi na kailangan na ipagsigawan pa natin sa buong mundo na iniibig tayo ng Diyos. Sapagkat ang Diyos na mismo nagpapatunay na tayo yung mahal niya. Sabi nga niya sa Juan 3:16, sa sobrang pagmamahal ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang nag-iisang anak. Upang ang lahat ng maniwala sa kanya'y hindi paparusahan. Siya na mismo nagpapatotoo na mahal niya tayo. Kaya niya tayo niligtas sa pamamagitan ng Panginoong Hesus Kristo sa pagpapako ni Kristo sa krus. Kaya ikaw, sa sarili mo, huwag mong ipagpilitan yung sarili mong maniwala yung mga tao sa paligid mo. Huwag mong ipagpilitan yung sarili mo na paniwalaan ka ng taong mahal mo na mahal mo sila. Huwag mong ipagpilitan na tunay yung inihahayag mo. Sapagkat yung tunay na aral, yung tunay na pagmamahal ay mananatiling tunay. Huwag mong ipagsigawan, huwag mong ipagpilitan sa kanila, huwag mong ipaglukan yung sarili mo. Sapagkat ang nagpapatotoo sa atin ay ang Diyos. Katulad ng mababasa natin ngayon sa Juan 5:31, versikulo 47, na si Kristo mismo ay sinabi niya sa mga alagad o sa mga apostoles o sa mga sumusunod kay Juan Bautista, ang pagpapatotoo ni Juan sa kanya. Subalit maliban sa pagpapatotoo ni Juan, ay mayroong isang nagpapatotoo kay Kristo. At yun yung Ama, ang Amang nagsugo sa kanya na pumarito sa lupa upang iligtas ang sangkatauhan. Diba si Kristo parang superhero? Itinatago niya ang kanyang tunay na kaanyuan. Parang kumbaga yung mga superhero ngayon na talaga yung hindi nagpapakita kung sino talaga sila. Bagkos iniligtas ang sangkatauhan. Ganun si Kristo. Di niya kailangan magsabi na, "Ay, ako si Kristo, ako ang Misayas." Kailanman hindi na yung pinagmamayabang. Bagkos si Kristo ay nagpakita sapagkat alam niya nagpapatotoo sa kanya ang Panginoong Diyos. Katulad ng pagpapatotoo ng Panginoong Diyos sa simbahang Katoliko. Imagine, simula nung itinayo ito ni Kristo sa pamamagitan kay Pedro until now 2021, existed pa rin yung simbahang itinayo niya. Kasi kung ang simbahang Katoliko hindi tunay, matagal nang nawala sa kasaysayan ang Katoliko simbahan. Pero kung way back history, tingnan mo yung history, hanggang ngayon, nagpapatotoo ang isang kasaysayan na ang relihiyong Katoliko ay tunay.
Ang relihiyong dala sa atin ng mga Kastila rito sa Pilipinas ay tunay. At ang nagpapatuloy doon, ang kasaysayan at ang Panginoon at ang Diyos mismo. Nagpapatutuo na ang simbahang Katoliko ang siyang tunay na relihiyon. Di ba? Hindi kaya yung pag-ibig mo. Yung pag-ibig mo na inaalay mo sa sarili, sa mga tao sa paligid mo. Di mo kailangan ipagsigawang tunay ang pag-ibig mo eh. Gawin mo. Ipakita mo. Ipakita mo sa buong mundo na yung pagmamahal mo tunay. Yung sinasabi nilang yung mga ibang tao na nagsasabi na sila yung tunay na reliyon, tapos hindi mo naman nakikita sa kanilang gawa, walang saysay yun. Kaya tayo mga ngaral, dapat ipakita natin na kung ano yung pinapangaral natin ay dapat ay nakikita sa sarili natin. Hindi lamang sa pagmamayabang na ikaw ay mga ngaral, tapos hindi naman nakikita sa sarili mo, eh parang mo lang niloloko yung sarili mo. Kaya huwag mo lukuhin yung sarili mo. Huwag mo lukuhin yung ibang tao. Sabi nga ni Kristo rito sa Juan 5:31-47 na hindi mo kailangan magpapatotoo. Sabi nga niya, hindi ko kailangan ipapagpatotoo sa akin sarili sapagkat ang nagpatotoo sa akin ay ang Ama ang sugo sa akin. Hindi mo kailangan ng approval ng iba. Gawin mo ay ang approval ng Diyos. Huwag kang maghintay na pag nag-yes sila. Dapat ikaw ang mag-yes sa Diyos. Serve no matter what happened. Mahalin mo yung mga tao sa paligid mo ng kahit anong mangyari. Mangaral ka ng salita ng Diyos kahit anong mangyari at huwag mong tigilan yun. Sapagkat alam mo kasama mo yung Diyos at ang Diyos yung nagpatotoo sa'yo. Have a good day everyone. Sana may natutunan kayo sa video to. Tulad nga na sinabi ko kanina, hindi mo kailangan ng approval ng iba, kundi ang approval lang ng Diyos. Uulitin ko, happy 500 years of being Catholic, Philippines. Nagsimula tayo noong March 16, 1521 at nag 500 years tayo noong nagdaang Marso 16, 2021. Kaya proud na proud tayo mga Katoliko ngayon sa pag-celebrate na ika 500 years natin na pagiging Kristiyano. Kaya sana ay pagpatuloy tayo sa ating pananampalataya. Natilingin natin nakasubscribe kay Reverend Father Darwin Gitgano sa lahat ng mga CFD na merong YouTube channel sina Brother Adrian Milag, Brother Wendell Talibong, Rex the Seminarian, Millennial Catholic, Buster PH, at sa lahat ng mga CFD na merong YouTube channel. At huwag nyo rin kalimutan na i-like, i-share, at i-comment at i-subscribe nyo rin ang YouTube channel ko upang maging updated kayo sa lahat ng video na i-upload ko. Sa mga taga-support ako palagi, napakalaki po ng tulong na ito sa akin. At gagawa na po ako talaga ng episode this next week. Natatanungin natin yung mga kapatiran natin sa labas, bakit sila naging Katoliko at bakit sila mananatiling Katoliko. Mga kaigso, salamat po sa lahat ng suporta. Shout out po kay Carmelita Varde. Sana po'y nasa mabuting kalagayan kayo. Sa lahat ng mga kaigso, sa lahat ng nagko-comment palagi sa akin, gusto nyo ng shoutout, pwede nyo po i-comment sa akin. Ma-shoutout ko po kayo sa next na video. Have a good day mga kaigso. Sabi nga ni Reverend Brother Darwin Gitgano, fight Team Maria na tax CFD with a humble heart. God bless everyone. Have a good day.